Kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa na namang paghahayag ng aming pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at ginawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng pastor. Narito po ang ating pastor, si Pastor Leonides. Magandang umaga, Pilipinas, at sa buong daigdig. Punta naman tayo sa topic ng kaguluhan na hinula at tanong ni Haring David. At yan din ang problema noong panahon ng paglalang ng tao. Alright, Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1. Genesis, Kapitulo 1, talatang 1. Nilalang ng Diyos ang sanglibutan. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman. Alright. Talinghaga ito, Nilalang ang Diyos ang langit at ang lupa. Alam nyo, hiwaga nito, kaluluwa at katawan pinagsama. Kaya yung katawan na yan, na pinarunan yung langit, yung tagalangit, siya yung espiritu o kaluluwa ng tao na pinagsama sa katawang laman, dahil yung laman ng kanyang sinalihan, walang karunungan, walang laman ng utak, walang natutuhan na mabuti, puro masama. Naintindihan nyo ngayon ang hiwaga ng Ebanghelyo. Tayo tao na binahayan ng ating kaluluwa, at yung tao na yan na binahayan ng kaluluwa, walang utak. Hindi ginagamit ang utak sa wasto. Kaya ang dilim ay suknulan sa kalaliman. Ibig sabihin, malalim ang problema. Naintindi mo? Dahil walang utak ang katawang laman na ginamit ng kaluluwa. Yan ang langit, kaluluwa. At ang lupa ay yung katawang laman. At yung lupa, walang suknulan ng kadiliman, kasamaan. Nag-get you na. Dahil hindi niya ginagamit ang kanyang utak sa wasto. Walang laman ng utak. Ibig sabihin, kinapos niya karunungan. Bakit? Dahil sa kakulangan ng turo, pag-aaral. Sino kasi magtuturo? Tao ba? O Diyos? Ang Diyos. Kaya yan, pinaksa ng Diyos ng araw ng pagtitipon eh. 6 na araw ka gagawa ka lang. Sa araw ng Linggo, magsamba ka para yung utak mo dagdagan ng Diyos ng karunungan at kalaman para hindi kayo magkaroon ng problema sa inyong pamumuhay. O ano ngayon problema sa ating pamumuhay? Di ba gulo-gulo? Problema dito, problema doon, may problema sa barangay, may problema sa bayan, may problema sa Malacañang, lahat, pati reliyon, may problema. Gulo-gulo. Sukdulan. Ang kaniliman sa mga tao na inyong sinaruroonan. Maliwanag ba? Alright. O paano malulutas ito? Mga problema. Kundi kayo makipag-aral sa Diyos. Dahil ang Diyos mismo ang magbibigay ng kaalaman sa inyong utak
para maghari yung sinasabi niyang pag-ibig. Ano na? Dahil pag hindi mo inibig yung kapwa mo, hindi mo inibig ng Diyos, sabi ng Diyos, di ba? Kung anong ginawa mo yan sa kapwa mo, ginawa mo sa Diyos. Naliwan ba? Ngayon, ang Diyos ay galit. Dahil kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, ginagawa mo pala sa Diyos. Dalang Diyos ay naglalang sa inyo. Pero wala kayong utak dahil hindi kayo naturuan ng katagang ibigin mong Diyos. O, balik na nga tayo ha. Ulit-ulit na lang ito. Deuteronomio 10:12. Deuteronomio Kapitulo 10, Talatang 12. Ipinapayo ang paggalang sa Panginoon. Oh, kasi pag ginalang mo ang Panginoon, galangin mo rin ang kapwa mo. Dahil kung hindi mo ginalang yung kapwa mo, hindi mo rin ginalang ang Panginoon, di ba? Ito, Lloyd. At ngayon, Pilipinas, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Oh, ano ibig sabihin yan? Ngayon, oh, daigdig. Hindi lang Pilipinas, ha? Buong daigdig. Ano ang hinihingi ng Diyos sa inyo? Kayo, mga tao, sa buong daigdig. Tuloy. Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Okay. Ang liwanag. Kung sumunod tayo sa Diyos at may tayo, takot tayo sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos, magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Kasi, paano magkaroon ng magandang kinabukasan? Kung ipagpapatuloy nyo yung modus operandi ninyo na ayaw nyo makinig sa Diyos nyo, ama nyo yun. Yung ama natin, pinakinggan ba ninyo? Ano sabi ni Pablo? Kung mayroon tayong ama sa laman na tayo kinagagalitan pag tayo ay nagkasala, di lalo ba yung ama ng ating kaluluwa? So, huwag niyong isip, itsipwera yung karapatan ng ama ng ating kaluluwa. Dahil ang kaluluwa na yan na nandyan sa katawang laman na yan, gustong magbalik sa kanyang ama. Dadapuat, yung laman na yan na tao na ginamit ng kaluluwa ay walang natutuhan at walang galang sa Diyos. Madadamay yung kaluluwa na yan, sinasabi ko sa inyo. Mapapasa impyerno yung kaluluwa na yan at hindi makabalik sa Diyos. Ngayon, anong gawin natin ngayon? May takot ba kayo sa Diyos talaga? Kung may takot kayo sa Diyos, huwag na kayong magnakaw. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangalunya. Huwag kayong magsaksi ng diktatoryan laban sa inyong kapwa. Dahil pinairal niya yung batas niya na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ninyong sarili. Bakit? Eh, magkakabadid tayo eh. Kapwa. Tayo mong kabigin ang kapatid mo. Ibubulin mo kapatid mo sa impyerno. Ano ka ang klaseng tao? May lamang ka ba ng utak talaga? May talino ka ba talaga? Ginamit mo ba yung talino mo sa wasto? O ginamit mo ang talino mo para magkapera ka at sumama ka? Alright. Magmulay-mulay niyo ito ah. Kung may takot kayo sa Diyos, huwag kayong gagawa ng mga bagay na bawal sa Kanya. Bawal sa kanyang sambahayan. Dahil ang sambahayan niya, buong daigdig. Sakop tayo lahat. At ito sa daigdig nito, manahan tayo mapayapa.
Kaya, kagaya na sinabi ni Pedro, tres G's. Una, Pedro, kapitulo 3, talatang G. Sapagkat ang magnais ng ibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw. Kita niyo na yung magandang kinabukasan na sinasabi doon. Ay mag... Makikita mo ba kung di mo pigilin yung bunganga mo na pagsasenda ng daya, lalong-lalo na sa relihiyon, lalong-lalo na sa pamahalaan? Oh, mayroon tayo makakita na magandang kinabukasan ay puro reklamo na ang narinig ng sambayanan. Pati mga kaluluwa, nagreklamo na. Bakit daw ganun ang itinuro ng mga relihiyon? Mali, mali. Kaya tuloy, nagkaligaw-ligaw sila. Pero ang relihiyon, marami siyang napaniwala na tao dahil mga tao na walang malay, nabubuladas nila. Dahil sa mailam ng talumpate, sabi ni Pablo, dinadaya ang mga puso ng walang malay. Diba sabi mo nga? Roma, Kapitulo 16, talatang 17 hanggang 18. Alright. Ngayon, ipinamamanik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katipisuran laban sa mga aral ninyo ng pag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Okay, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at may inam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Okay. Yan ba ang nangyayari sa ating daigdig? Sabi ni Haring David. Ulitin na naman natin, ha. Bakit daw ang daigdig ay nagkakagulo? At nag-aakala na walang kabuluhang bagay. Ano yung sabi niyo, walang kabuluhang bagay? Yung pagpapayaman ba? Pamimera ba? Na pandaraya sa mga tao na walang malay? Nagpayaman kayo? Binula-bula niyo yung mga tao? Inuuto-uto niyo mga tao? Para yumaman kayo? Walang malay mga tao yan eh. Sunod-sunod na lang sa inyo. At idinadala nyo sila sa kapamakan, hindi sa kapayapaan at ano pa? Kasaganaan ng buhay. Dahil para kayong monkey. Hanggang ang nakakyat kayo sa puno ng saging, gusto nyo sa inyo lahat ang laman ng saging. At yung pagong, balat-balat na lang ay bigay nyo sa kanila. Okay. Anong meaning yan? Ang mahirap ba ay pinagsasamantala ninyo, dinadaya ninyo, porque nakukmo na kayo sa posisyon na mataas at sinasamba kayo ng mga tao. Pero, dinadaya ninyo sila dahil wala silang kamalayan. Wala silang karunungan. Dahil sila ay makitid ang pangutak. Pwede nyo silang dayain, linlangin, upang kayo'y maging mayaman. Yan ang sinabi ni Haring David, nag-akala na walang kabuluhan. May kabuluhan ba yung kayamanan? Maliligtas ba kayo ng kayamanan? Makapunta ba kayo sa buhay ng walang hanggan dahil sa kayamanan? Kung ang kayamanan ay naliligtas sa iyo rin sa lupa dahil nasusuhulan ang mga namamahala, pero sa langit, wala kayong madala na anuman kayamanan. At ang hukom sa langit ay hindi nasusuhulan. Tandaan nyo. So,
tayo sinabi ni Haring David. Nag-akala na walang kabuluhang bagay. O bakit ang bayan nagkagulo? Sipasay mo na. Yan ang pamagadyan. Paghahari ng mga pinahiran ng Panginoon na. Bakit ang mga bansa ay nangagugulo at ang mga bayan ay nangag-aakala ng walang kabuluhang bagay? Ang mga hari sa lupa ay nagsisihanda at ang mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran ng langis. Oh, maliwanag ha. Dahil yung ginagawa nyo, laban sa Panginoon yan. Nagsasanggunian kayo, nagmi-meeting kayo para makagawa kayo ng isang sindikato o scam sa pamagitan sa pagmamayaman, pagpapayaman. Ito ba'y may kabuluhan? Lagutin ninyo yung panali ng mga hinirang ng Diyos. Ano yung panali? Pag-ibig eh. Mahal kayo. Mahal namin kayo. Pero nilalagot nyo yung panali namin para sa inyo, para magkaroon tayo ng tinatawag na unity. Oh. Pero kayo nag-aral ng unity para sa kasamaan. Kami, nag-aral kami ng unity para sa kapayapaan. Alright. At ang unity na yan, may taglay na pag-ibig. Dahil itong pangangaral namin, pag-ibig namin ito sa inyo. Pero na isang araw, pinutol nyo. Di maliwanag na nilalagod nyo yung pag-ibig namin sa inyo. Tinatamaan po kasi sila. Tama yung sinabi ni Jesus, ang bato-bato sa langit. Ang tamaan. Galit na galit. Galit na galit. Ba't kayo tinatamaan? Siyempre, ginagawa nyo eh. Galit, babato ba kami na hindi tumama? Kaya kami nag-aral para lahat ay tatama ang aming sinasalita sa mga kinakuukulan. Sino na? Dahil ito'y pag-ibig. Nilalagot nyo ang pag-ibig. Ayaw nyo maaralan, pero ang galing nyo mangaral. Ang galing nyo magdiskurso. Ang galing nyo magligaw ng tao. Tanda nyo ah. Ako'y magaling. Kung magaling kayo, magaling din ako. Magaling akong manuligsa sa mga taong may kamalian. Dahil yun din ang sinabi ni Jesus at yun din ang sinabi ni Isaias. Alright. Ano sabi ni Jesus? San Juan 7:7. San Juan Kapitulo 7 Talatang 7. Hindi mangyayaring kayo'y kapopuotan ng sanglibutan, ngunit ako'y kinapopuotan sapagkat siya'y aking pinatutuhanang masama ang kanyang mga gawa. Alright. Kasi pag tinamaan kayo, galit na galit kayo pag tinamaan kayo sa masasama niyong gawa. Okay, kung mabuting gawa niyo, hindi namin kayo binhadlangan. Pero kung masama ang ginagawa niyo, hadlangan namin kayo dahil alam kong mapupunta kayo sa impyerno. Gaya ni Jesus. Kaya na, alam niya patunungan ng mga tao makasalanan. Kaya yung bilin ni Pedro, tres gis, pigilin niyo ng bibig niyo ng pagsasalita ng daya, ha? Pandaraya sa mga tao walang malay, ha? Sige. Sapagkat ang magnay sumibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw. Oh, yun ang hinahanap natin eh. Yung magandang ginabukasan. Mabubuting araw. Paano tayo makakita ng mabubuting araw? Eh, hindi naman natin pipigilin yung mga labirig natin na magsasalita ng daya. Oh, isa-isahin ko na naman yung pandaraya. Tapos puutulin na ninyo naman. Dililalagot ninyo. Ang isang mangangaral ay umiibig sa kanyang kapwa. Ngayon, kung ayaw mo mangaral, o sige, magtago ka sa lungga mo. Huwag kang lilitaw.
At Mara, ikaw naman ay mataguri ang tulisan. Bakit? Dahil binigyan ka ninyo sa talento. Tapos yung talento mo ay tago mo. Hinahanap ng Diyos ng bunga ng talento. Talent, kung tawagin. Ano ibubunga ng talent ko? Kung magwagi yung katotohanan, magwagi ang kasagaraan at kapayapaan. At walang pagtatalunan, walang problema sa bayan, dahil lahat ay makinabang. Ano intindi nyo? So, itong grasya na ito na binigyan ninyo sa atin. Biyaya. Biyaya. Kasaganaan, nandyan na eh. Hawak na ni Morales eh. Miranda. Ay, Morales. Wonder Miranda. Boy. Si Wonder Boy. Ayan, minumungkay na. Naalisin na politika. Para ilabas niya yung para ilabas na niya yung kasaganaan. Dahil alam niya, yung sinasabi niya, na pinag-agawan lang ng mga politiko. O, putulin na naman ninyo. Wala na naman mapunta sa mahirap. Paano yan? Alala ninyo, sinabi ko na sa inyo sa Facebook ko, ako ang humiling dyan sa sinasabi niyo, Divine Will for Humanity. Ako humiling dyan, 1970s. 5 taon ko niluluhod. Dahil noong 1970s, maraming reklamo ng gobyerno dahil wala raw pundo, nanguhutang sila sa World Bank. Oh, lilitaw na naman. Pilipinas pala niya. I-cut nyo na naman pag lumitaw yung katotohanan. Huwag naman yung gagawin niya na. Dahil inaayos namin ang problema para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Oh. Bakit nangamatay ang mga tao? Oh, yun naman. Pasok na naman tayo, ha? Ayaw na naman yung pakinggan. Bakit nangamatay ang mga tao? Dahil sa kakulangan ng turo. Sabi ni Pablo, sa kakulangan ng pag-aral ng siyensya. Dahil ang pinag-aral ninyo, siyensya, material. Ang pinag-aral na namin ay siyensya, espiritual. Dahil yan ang mga muto ng mga espiritista sa Union. O ito, banggitin ko ha. Sa Diyos, por la siyensya e el amor. Hacia Dios. Por la ciencia e el amor. Alam niyo, ibig sabihin yan, patungo sa Diyos sa pamagitan ng karunungan at pag-ibig. Kaya, marunong kayo, pero wala kayong pag-ibig. Sa kapwa niyo, pag-ibig lang sa sariling, alam niyo, yun na sinabi ni Pablo. Tandaan niyo, yung pinanggagalingan ng pagkabahabahagi at katitusuran laban sa mga aral na pag-aralan nyo sa kanila. Ay laban sa mga aral na pag-aralan nyo at lumayo kayo sa kanila. Hindi naman kami lumalayo. Inilalapit namin ang sarili ni sana namin sa inyo. Pero inilalayo namin yung sarili namin sa inyong mga gawang liko-liko. At gumagawa kami ng matuwid para sa kapwa. Yun ang nilalayo namin sa inyo. Yung gawa namin matuwid na hindi nyo alam. Marunong kayo magsiyasat. Marami kayong pinatawag na media. Pero ang media, engot ng mga media na yan. Yung gawang mabuti ng tao, ayaw na lang i-bulgar. Pero yung masamang gawa ng tao, panay bulgar. Puro na lang masama ang ibubulgar ng media. Wala bang mabubuti na pwede matutuhan sa media? Banda nyo ah. So, bakit walang media na pupaparito sa amin? Hindi ba sinabi ko kay Duterte noon pa? Nakaupo pa lang siya.
magpadala ka ng media rito. Kung gusto mo. Para ipublish niya yung mga gawa namin mabubuti. Ayaw. Dahil ayaw nila yung mabubuti. Gusto nila puro masama. Aba, gumising na kayo, sabi ni Pablo. Gumising ka na, ikaw na natutulog. Magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Okay, dada. Ano yung magbangon? Gumising. Dahil wala kayo alam na katotohanan, kaya gumising na kayo sa katotohanan. At ang magliliwanag sa inyong mga utak ay si Jesucristo. Yan ang magtuturo sa inyo na mga bagay na mabubuti sa pamagitan ng mga doktrina at aral ni Kristo. Kahit na si Kristo, bababa mula sa langit. Tandaan nyo ah. At siya magtuturo ngayon yung continuation ng kanya na putol na eksena noong pinatay siya. Ngayon, pinagpapatuloy niya yung eksena na pangangaral niya. Dahil nabuhay siyang maguli sa gitna ng mga patay. Dahil hindi mapigilan ng kamatayan, walang makakapigil na kamatay sa kanya. Kahit napatay na yung katawan niya, yung kaluluwa niya, nandito pa rin. At ipinagpapatuloy niya yung kanyang misyon para magliwanag ang katotohanan sa buong daigdig. At ako'y kabahagi ng paghayag ng liwanag. O maya-maya, putulin niyo. Paano magliwanag ang inyong kaisipan kung hindi kayo makinig sa aral ni Kristo? Maliban kung di maintindihan yung kasulatan, rekta. Kung gusto nyo, ayan, pinablis na namin yung pagbaba ng Panginoon, rekta na yan, ha? Sa media, salita ni Kristo mula sa langit, kung di pa nyo paniwalaan yan, maawa kayo sarili. Kakabag-habag kayo dahil hindi kayo makakita na magandang kinabukasan. Tandaan nyo ha? So, kawawa naman ang mga bata. Mamanayin nila ang gobyernong ganyan. Yan ba ang klaseng gobyerno? Ipamanay nyo sa mga bata? Sa susunod na generasyon? Ganyan ba ang klase ang pag-gobyerno? O yung gobyerno ng Diyos? Alalahanin nyo, the highest form of government is God's government. Tandaan nyo ha? Nag-gets yun ha? Ang pag-gobyerno nyo, mabuti. Pero may mataas ng gobyerno, ang pag-gobyerno ng Diyos. Alright. Pinablis ko na yan sa Facebook ko eh. Ang Diyos ay maghahari. Di ba? Sabi ni David, manginig ang mga bayan. Ano yung may matakot kayo sa Diyos? Dahil ang Diyos ay pumapatay. Eh, hindi kayo takot na mamatay. Kahit napapatay niya lahat ng tao, wala kayong ikababalisa dahil pinagkakapirahan niyo yung mga tao pinapatay niya. Ha? Alright. O, ano ngayon? Tituloy mo. Ang Diyos ay maghahari. Sabi. Awit, Kapitulo 99. Ang Panginoon ay naghahari. Manginig ang mga bayan. Siya'y naupo sa mga kerubin. Makilos ang lupa. O, sinabi ko na sa iyo, anong kerubin? Anghel na babae. Yung serapin, anghel na lalaki. Ano ibig sabihin yung anghel? Alagad, sundalo ng kapayapaan, gaya ni Jesus. Gaya ng mga apostol ng Panginoong Jesus, mga anghel para sa kapayapaan. Sila mga kerubin, yung mga lalaki. Yung mga anghel, babae. O, sabi niyo, santa. Hanggang ngayon, santo, santa. O, sino Santa Maria? Sino Santa Teresita? O, sila ang mga tinatawag na kerubin. Mga anghel ng Diyos. Alagad ng Diyos lang din. Maliban sa mga arkanghel.
Mga santa at masanta, meron pa. Ayaw yung tanggapin sila. Ayaw yung tanggapin ang kapangyarihan ng Diyos na ibinubulaw sa ibabaw ng lupa upang maghari kapayapaan. Ang tinatanggap niyo, mga politiko, na wala maituro kabanalan. Kaya tala, ano sabi ni Wonder Boy? Ayaw niyang politika. Dahil marumi. Yun din ang sinabi ng Diyos sa akin noong 1977. Sinabi ko sa inyo, nasa Tarlac ako. Kapas, Tarlac. Nung bumaba ang Panginoon at sinabi niya, politika ay marumi. Akala ko, walang katuturan yung sinabi niya. Pero natandaan ko. Ngayon at may matanda na ako, natutuhan ko na rin ang sinabi ng Espiritu ay tunay na ang politika ay marumi. O, bangitin ko na naman. Ayaw na ninyo pahinggan tungkol sa pandaraya sa eleksyon, vote buying. Hindi ba? Pandaraya ito? Kalokohan ito? Ang tao ba'y marunong pumili na maghari sa kanya? Bobo, kaya niloloko nyo ang mga mahirap. Para iboto ang mamala, wala namang kinalaman para sa kapayapaan. Wala namang kinalaman tungkol sa Diyos. May pag-asa ba ang tao sa mga politikong yan? Tandaan nyo ha. Mula pa nung bata ko, sinasabi ko sa inyo, isa lang presidente ang natuklasan kong mabait. At nabanal na siya ngayon. Presidente Magsaysay. Ang nauna pa sa kanya, sabi ng Espiritu to, dahil di ko nakita si Rojas. Hindi ko nakita si Quezon. Pero Espiritu nagsabi na si Quezon ay nabanal. Manuel Quezon. Sino pa susunod sana na mabanal? Artista yan eh. Pero ginawa nyo sa artista na yan. Ibinabahan nyo sa posisyon, nawala sa panahon, dahil sa pandaraya na seremonya doon sa EDSA. Hindi pa man nakababa si Erap, napalitan na ni Gloria. Dahil sa pandaraya. Come in. Alright, alalaan ninyo yan ha. Dahil alam ko, marami akong alam na kaso kung buksan ko lahat sa inyo. Magagalit kayo sa akin. So ngayon, pag-isip-isipan nyo mabuti yan, sinabi ko sa inyo, the highest form of a government is God's government. Alright. Sige, tuloy mo yung awit. Ang Panginoon ay dakila sa Siyon at siya ay matataas na higit sa lahat ng mga bayan. O sige, matataas siya. Sabi ko sa inyo, ayaw niyo at gusto, itataas namin siya. Ibuboto namin siya upang siya ay maghari. Ipaglalaban namin ang pagkahari niya. Tanda niyo. Sige, tuloy mo. Purihin nila ang iyong dakila at kakilakilabot na pangalan. Siya'y banal. Ang lakas naman ng hari ay umiibig ng kahatulan. O sige, kahatulan niya lahat na sasalangsang sa kanya. Lahat ng tao na ayaw niya siyang maghari, papatayin niya. Tandaan niyo. May kaya ba kayo dyan? Kaya niyo ba labanan siya? Siya lang ang lumikha sa inyo. Pangahas pa kayo? Nagpagumbaba kayo dahil kayo nilalang lang niya. Huwag nyo siyang pagmataasan at pagmalakihan dahil walang marunong kundi siya lang. Tanda nyo ha? Okay, tuloy mo. Ang lakas naman ng hari ang umiibig ng kahatulan. Ikaw ay nagtatag ng karampatan. Ikaw ay nagsasagawa ng kahatulan at katuwiran sa Hakob. Ibunyi ninyo ang Panginoon nating Diyos
at magsisamba kayo sa harap ng kanyang tuntungan. Siya'y banal. Oh, ano gusto niyo sambahin? Ang tao? Rebolto? O Diyos? Mag-isip-isip kayo. May utak kayo, ha? Binubuksan ko lang ang kaisipan ninyo para matuwid, para matuntunan nyo ang matuwid na landas ng buhay. Ano gusto yung mamahala? Tao o Diyos? Diyos! Mas magaling pa ba tayo sa Diyos? Hindi po. Alalahan ninyo, yan sinabi ko sa inyo, lahat ng bagay na nakita nyo sa mundo yung bagabog, binigay niya sa atin para pakinabangan natin. Pero sino ang nakikinabang? Yung mga sakim. Kaya na, bakit yung mga bundok na yan? May ginto yan, tanda nyo. Sinabi niya sa akin. Lahat yan ay para sa akin. Ano nangyari kay Rojas? Yung nakahukay ng Golden Buddha. Ano reklamo niya? So, ito mga event na ito. Tanda-tanda ko pa yan. Tanda nyo. Sariwang-sariw pa sa isip ko mga yan. Na ito, mga anomalya na ito. Ay nagaganap. Dahil sa pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri na kasamaan sa amin ni Pablo. Samantalang yung mga salapi na yan, ginto na yan, para sa atin, para pakinabangan natin ang tawag ni Juan. Wonderboy. Wonderboy. Divine will for humanity. Ang ganda. Para sa tao, sa buong daigdig yan eh. Ang sabi ni Morales. Ay. Wonderboy. Wonderboy. Ginawa raw ninyong scam. Ang tawag dyan. Money laundering. Money laundering. Sino may kagawa nito? Sa amin niya. Ni Marcos. Talagang si Marcos may nagkatiwalaan ng Diyos. Nung hiningi ko yan, divine will for humanity, hinawakan ni Marcos. Ano nangyari hanggang ngayon? So, pag-aralin niyo mabuti. Huwag kayo magagalit sa tao nagbubukas ng kaisipan, ha? Kahit na si Wonderboy, huwag kayo magalit sa kanya. Nagmagawa lang siya ng bagay na ikakapakinabang lahat ng mga tao. At inutosan po siya. At inutosan siya ng Diyos mismo. Ba't niyo kinakalaban? Ba't niyo inaadlangan ang tungkulin niya? Yung tungkulin niyo, ayusin niyo. Yung tungkulin niya, inaayos niya. Ganon din ako. Ang tungkulin ko, namamagitan lang. Nangangaral lang sa ikabubuti natin. Huwag niyong hadlangan. Dahil pag hinadlangan niyo yan, Diyos mismo manggagalit niyan. Tandaan niyo, ah. Huwag niyong puputulin yung pagmamahal ng Diyos sa inyo. Kami ang sinugo para magmahal sa tao. Pero bakit niyo hinadlangan? Wala naman kayong kakayahan. Kaya ba niyong buksan yung sinasabi niya na deuterium? Oh, itong karunungan ito, kaya ba ninyong buksan sa inyong kaisipan itong binabahagi ko sa inyo? Wala. So, kanya-kanya tungkulin. May tungkulin siya, may tungkulin ako. Yung iba, meron din tungkulin sa kapwa. Ibinabalitan nila sa inyo ang mga pangyayari sa iba't ibang lupalop ng daigdig na ginagawa ng mga gobyerno sa iba't ibang bansa na lihim. Hindi ba pwedeng ibulalag yung lihim? Hindi ba pwedeng ipahayag yung lihim? Para ang tao ay magising din naman sa katotohanan. Gusto nyo puro fake news? Panlalansi? Pagbubola? Panlilang? Gusto nyo yan na maghari? Puro kademonyohan? Alalahan ninyo yung sinabi doon sa Ineses. Ang dilim ang naglaganap sa lupain. Yun din na sinabi ni Isaias. Ang dilim, tinakpan niya ang buong lupain. Kilala ba niyo si dilim? Hindi yung kilala si dilim eh. Pinakikilala namin sa inyo.
si Dilim ay siya si Demonyo. Lucifer. Tandaan nyo ah. Oh. Siya ang lumiling lang sa inyo para kakasamain kayo sa impyerno. Binubulig kayo sa kasamaan para may kasama niya sa impyerno sa naglalagamlam na apoy dahil doon ng kanyang kinarunan. Oh, susundin nyo ang kanyang modus. Pandilin lang, pambubola, fake news. Para lang yumaman. Para yumaman lang kayo. Talalahanin nyo, sinabi ko. Walang mayaman na nakarating sa langit. Yun din ang sinabi ni Jesus. Sibasahin mo. Mahirap ang mayaman na pumasok sa karian ng Diyos. Mabuti pa yung mahirap. Dahil, tinandog nila ang buhay nila sa Diyos, kagaya ni Jesucristo. Si Jesucristo, isinilang lang na mahirap na tao. Pero nandog niya ang katawan niya sa Diyos, sa paglilingkod, at nakamtan niya yung buhay na walang hanggan. Hindi kayo maniwala. Jesucristo kayo ng Jesucristo. Kristiyano kayo ng Kristiyano. Ito po nakita Kristiyano po. Kayo ng alanganin. Talinghaga po ni San Marcos. Magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Talinghaga po ito. Para tignan niya. Alam niyo, kamelyo, marurunong na tao na ginamit nila ang karunungan nila sa wasto. Makadaan sila sa butas ng karayom. Pero yung mayaman, hindi makapasok sa kariyan langit. At ganyan nyo ah. Kung hindi maniwala niyan, nasa inyo na. Pero kung mamatay kayo at buhay pa ako, maliligtas ko pa rin kayo para isilang na muli. Dahil yan ang tungkulin ko. At ganyan nyo ah. Pero kung mamatay ako na mauna sa inyo, hindi ko alam kung sino yung kasunod ko. Tandaan nyo ha? Hindi ko kilala yung kasunod ko. So, habang buhay pa ako, makinig naman kayo para may sayos natin ang daigdig nito bago tayo mamatay. Dahil pananagutan nyo yan, sabi ko sa inyo. Ang mga tungkulin nyo, pag nakamatayan ninyo at hindi nyo naayos yan, pananagutan nyo sa Diyos. Dahil ginagalang din naman ng mga gobyerno. Ayan, Roma 13:1. Dahil ang gobyerno na yan, itinalaga ng Diyos yan. Yung forma ng pag-gobyerno na yan, galing kay Moises yan. Sinabi ko na sa inyo, kaya ginagaling namin ang gobyerno. Pero ang gobyerno ngayon, dapat babanggalangin? Sabi ni Haring David, dapat banggalangin na mamasamang nanungkulan sa gobyerno? Sige, basahin. Roma Kapitulo 13. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang mga kapangyarihan yaoy hinirang ng Diyos. O, kita na. Inilagay kayo dyan sa posisyon. Ang tawag dyan ay Sanctorium Makalupa. Batas Makalupa. Ginagalang namin dyan, Batas Makalupa eh. Lisensya. ID, ano pa? Yung ano-ano, patakaran niyo, ginagala namin yan eh. Buwis? Oh. Hindi kami makalabas kung walang face mask. Hindi ka makalabas kung hindi ka magpabakuna. Aba. Eh, kagaya po sa akin kahapon, wala daw akong face mask, ayaw papasukin sa grocery. Eh, yung kahera, wala nang face, may face mask nga, nasa baba naman. O, kita nyo na. Yung gwardya, pinagmamalaki niya yung panyong nasa ilong niya, face mask daw yun. Awan, ngayon, pag-usahin nyo ang pamamahala nyo, ha? Hindi puro kayo data. Dahil yung mga manggagawa nyo, pati pulis, karamihan, wala rin face mask. Tinuna ko, nagalit pa sa akin. Alright, tandaan nyo, yan ah.
Binubulat ko lang ang inyong mata sa inyong mga kamalian para tayo mabuhay na masaya sa sandaigdigan. Alright. Kaya tuloy mo. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. So, may bahagi pala ang inyong pamamahala sa partisipasyon ng Diyos. Dahil pag sinalungat ang inyong batas, sa Diyos ay sumasalungat. Pero kung may objection sa inyong mga ginagawang batas, pakinggan naman ninyo yung mga tinatawag na comment, reklamo, para sa ganun naman, pantay-pantay. Alright. O, magising na naman tayo dyan. Ayaw naman ninyo pakinggan. Putulin na naman yung aking linya. Nakaramihan sa ibang bansa, tumatawag sa akin. Lahat ay nabaksinan at nagkakasigit sila. Anong epekto ngayon yung vaccine? In-endorse na naman po na ibalik daw po yung mga booster at vaccine sa lahat ng tao. Ito ba vaccine talaga? Makaliligtas? Nakaalis ba ng sakit? O nagkaroon din na sakit? Mismo presidente po ang nag-endorse. Tsaka yung tandaan nyo, DOH. Kinukurek lang namin ang inyong kawalian. Hindi namin kayo hinahatulan. Binubuksan lang namin ang tema ng inyong kamalian. Para sa ganun, ayusin natin. Para hindi magpapatuloy yung kamalian na yan. Okay? Setuloy mo, yung Roma. At ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. So, paano kami susunod? Kung alam namin, ikapapahamak namin yung ginagawa niyo. Tama po. Hindi kami susunod. Bakit? Tanga ba kami? Alam namin mamamatay kami? Alam namin mamatay kami. Pagkuhumin namin yon. Huwag nyo kaming gawing tanga naman. Hindi masabi ni Pablo, ay ng Panginoon, biyatan ko lang isang kapatid na matalino na makapagpapayo sa kanyang mga kapatid. So, wala naman, lilitaw naman na matalino para payuhan kayo. Okay. Dito rin mo, buwasa. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. Okay. At ang mga pinuno sa bayan, kilamot sa gawang masama, hindi sa mabuti. Yung mabubuti, ayaw ninyo, yung masama, doon kayo na natili. Tituloy. At ibig mo bagang mawalaan ang takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa kanya. So, kagalang-galang ang iyong mga posisyon eh. Ginagalang namin yan eh. Paano namin gagalangin kung nakikita namin na nakakasama na sa amin? Gentlemen, sapagkat siya ay ministro ng Diyos ay kagagaling mo, dapat pat kung ginagawa mo ang masama ay matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng taba, sapagkat siya'y ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Alright. Dalawang klaseng gobyerno yan. Tinutukoy dyan na gobyerno material, gobyerno espiritual. Dalawang ministro ng Diyos, gaya ni Jesucristo. Pinaghigantihan niya yung mga gumagawa na masama hanggang ngayon. Yung paghiganti, hindi naman parusa. Manaway lang yan. Kita na. Dahil may gobyerno sa lupa, ginagalang yan. Yung gobyerno sa langit. Yung God's government, ginalangban ninyo. Alright. So, magmulay-mulay kayo. At nanagdagaw po yan. Kung may pagkakataon pa,
Salamat sa inyong pagiginig. Sana namulat ko kayo kahit na paano na mag-isip-isip na kayo. Kung gusto nyo baguhin yung pamamaraan ng gobyerno, isama nyo ang Diyos at isama nyo kami sa panggobyerno. Tandaan nyo ha, dahil hindi nyo kaya lutasin na mga krimen na mag-isa nyo kung wala kayong propeta. Tandaan nyo na ang propeta ang inilagay sa kalagitnaan natin para katulong sa pamamahala. Kamukha yung aklat ni Daniel. Basahin yung mabuti. Dahil ang mga promesa, itinalaga ng Diyos para sa katulong sa panggobyerno. Kagaya ng propeta Jose, na anak ni Jacob, na katulong sa gobyerno yan ng panahon ni Moses. Tandaan nyo ah, ang mga propeta ba ay kailangan natin. Kamukha ng panahon ni Ruth. Si Ruth, siya ang nagpabago ng pantangaran sa Jerusalem. Tandaan nyo ah. Pero nabigil siya sa kamatayan. Dalaan ng mga batas-batas na kamalian. Mabuti na lang at iligtas siya ng Diyos. Tandaan nyo ah. Kamukha ni Judas. Si Judas ba ay nakagawa ng mabuti sa daigdigan? Nakabuti ang ginawa ni Judas. Tandaan nyo ah. So, basahin nyo lang na dyan para malaman nyo kung gano'ng kahalaga ang mga propeta sa ating kapanahunan. Kung tangkilihin nyo ang propeta ng Diyos, dalawang propeta ng Diyos, alagan ng Diyos lang dyan. Tandaan nyo. Iba't ibang tungkulin ang kanilang ginagampanan para sa bayan. Kaya ako na yung masahin yung istorya ni Judas kung paano naligtas ang Nineve. At kung hindi naman hindi yan, magtanong kayo sa akin. So, ganito lang. Dalungulan na naman. Baka hindi tayo magkaringan. Kung nagahanap po kayo ng mga propeta, marami po dito. Marami po dito sa amin, sa kaharian ng langit, nandito po ang mga propeta na hinahanap po ninyo. Ito po ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakinig at tunood ng amin pong ng aral po ng ating pong pastor. Purihin ang ating dakilang Ama, purihin siya sa kanyang makapangyarihan at banal na pangalan. Siya nawa.